Good day mga darling. Today is May 2, 2020. Let's have a market review or stock review rather. So, pag-usapan natin yung mga stock request nyo. Then, we will try to see on a personal view kung technically okay siya para sa atin, no? So, we don't hype stocks. So, ano lang to? Mga personal bias lang. Okay? So, As mentioned, so naputol kasi yung unang video ko kanina. So now, yeah, currently si PSE is nasa range siya, so within this box. Gusto nating i-PSE is mag-range lang siya diyan. So personally, gusto ko sana So, gusto natin kay PSE is mag-sideways lang muna siya dyan. Eventually, magkaroon ng breakout. So, positive pa rin ako sa PSE. So, hopefully, year-end, nasa 6 plus level tayo all the way to this. No? So, 6-7. Sana. But, I'm still optimistic na mag-6 plus pa rin si PSE end of the year. Sana wala nang bagong problema sa mundo, no? So, hopefully, within this year is masettle na itong problema natin sa COVID. And, even na walang COVID, I believe na, ano na rin ang tawag dito? Bound for correction pa rin si PSE. Because, if you would notice, no? From, tingin natin weekly. So, kung mapapansin nyo to, so weekly natin, hindi ko na lang. So, it break the trend. So, from 2013 onwards, nag-range lang naman talaga tayo eh. Hindi naman tayo really nag-break ng maayos. So, ito lang, may mga sundot lang na break dyan. Pero eventually, bumababa rin. So, even without the virus, I believe na 2020 sana is magre-range lang siyang ganyan, no? Kaso nagkaroon ng virus nga. So, hopefully makarecover siya within 2020, 6 plus, then 2021, bumalik sa 7K. Sana, no? So, wala namang may alam niya, no one can predict. But anyway, so, let's start sa request nyo. Start natin kay JFC. So, si JFC, alam nyo naman is nasira yung plano ng JFC na mag-dominate sa mundo, no? So, marami siyang acquisition, pero medyo negative yung earnings ng mga binili nila. So, nagkaroon ng apekto pa rin to, I believe. So, hindi naman tayo CPA or something, but I believe na pag nag-acquire ka ng losing company, syempre, magkakaroon ng epekto yan. So, ano nga abangan natin kay JFC? So, ginuhitan ko na to kanina. So, ito yung main na kailangan natin i-break ng ating pen. Yun. So, okay. So, ang gusto natin kay ano tawag dito? JFC is i-break niya to. Yan. I-break niya yung resistance na 151 or 152. So, if i-break niya yan, ang possible TP nyo, para sa akin din strong resistance niyan is yung 176 level. So, ito yung gusto nating makita ngayon kay JFC. Ang maganda lang sa kanya is nagkaroon siya ng high, low. So, this is a indication na nagkakaroon ng uptrend tayo. Diba? Hopefully, i-break niya to. Kasi pag di niya bin-break niya, babalik siya dito. So, if bumalik siya doon, yan. So, hopefully, mag-hold si JFC dyan. Pag nag-break siya dyan, sa box, pag bumaba siya, exit na.
sa mga nakakuha dito sa baba. If ma-break tong box na to, hindi natin. If ma-break tong box na to, kunwari, mabasag yan. Yung mga nakakuha dito sa 100 level, benta nyo na. Okay? Pero pag nag-break out naman sa box na yan, you can add position. Okay? So, pag nag-break down, sell all. Pag nag-break out, add position. Mag-size up kayo. Okay? Then, next target natin is 176. Next, MRC. So, si MRC, siya, alam naman natin ngayon, nagkakaproblema sa mga oil. So, basically, magkakaroon ng demand para sa mga natural na ano, like this solar panel, no? Ang electricity din naman mayro nagka-problema. So, saan na ba tayo ngayon kay MRC? Para sa atin, ito yung major resistance na kailangan niyang i-break, 0.18. Yan. If ever i-break niya yan, so we will see this next level natin na 0.19. Ang maganda lang kay MRC ngayon is nagko-consolidate siya on the high. So, which is a good thing. So, same also, if ever na-break niya itong box, mag-break down, exit all your position. If it break out, you can add position or set your trail stop na. Okay? Ito yung major na kailangan niyang i-break ngayon. Ito, ayan. So, for me, personally, kung wala pa akong MRC, I'll wait for any action na mangyari within this box. I will not, pero kung gusto nyo, bili mo na kayo ng konti. Pero ako, kung iti-trade ko to, I'll wait for it na pumunta siya dito sa taas. Dito. Dito siya maglaro. Ayan. Then, from there, I might trade this. Okay? Pero yung mga nakakuha na dito, you can hold your position lang. Set a trail stop lang. If ever. Or you can use this box as your basis kung paano nyo siya i-handle or trade. Okay? So, ito lang. Personal view ko lang. So, ito yung strong resistance din natin. After ng 0.18, 0.20. Pag kumawala dito yan, ito na yung next. So, which is a good, maganda yung ano natin, no? Profit, yung reward. This is 18%, if ever. And this would be 55%. 60, almost 60%. So, yeah. Yun na lang po muna ang tingnan nyo. So, maganda ang demand ngayon sa mga solar panel, no? Kasi kailangan magtipid ng mga tao. So, we all find ways na makatipid sa ating gastusin. So, at I believe din na ang solar panel is future din. Kasi mostly ng bahay ngayon sa Pinas din nagpapa-install or nag-i-install na ng mga solar panel. Okay? Next would be Dito or ISM. Okay. So, ano ba ang tingin natin kay Dito? Para sa akin, so, need i-break ni Dito itong 242 level, 2.42. Ito, yan. So, hindi niyang i-break yan. And then, our next resistance is 287. Okay? So, yan. Pinulan natin yan. That is equivalent to, from the current price, that is around 30%. And from the immediate resistance natin, that is around 9%. So, for me personally, pag na-break naman niya yung 287, ang next nating target is 3.64. Which is ito. That is around 65%. Okay? Now, for long-term investor, pwede kayong every time na i-break niya yung tatlong linya natin na yan, 242, you can add up 287,
add, and 364. Last buying opportunity natin yan, yung 364, if ever talaga na magtuloy-tuloy na to. Then from there, we hold our position and magti-trail stop na kayo, and you sell when you are happy. But for now, this is the accumulation stage. Pero personally, mas gusto ko sana kay Tito is mag-consolidate muna siya dyan. Yan, sa box na yan. Para naman, medyo may lakas. Kasi pag sudden burst yan, kakaroon ng retracement na malupit. So, gusto natin magkaroon, mag-ipon muna siya ng lakas dyan until nagkaroon ng breakout. So, kahit mga 1 to 2 weeks pa bago magkaroon ng breakout, mas maganda sana, no? But, I believe na this coming May, may mangyayari dito sa dito. So, abang-abang tayo ng mga disclosure. Okay. Now, if naman mag-break itong si dito sa box, let's say, yan. So, pag nag-break naman siya dyan, syempre, kung trader ka, you exit. If you are an investor, ay huwag mo nang mag-average down. Hintayin nyo lang bumalik dito sa box. Hindi ibig kasi sabihin na nandyan na is mababa na yan. So, hintayin nyo gumawa ng support. Diba? So, like this one. Hintayin nyo gumawa ng support dyan. Yan. Kasi ito yung ngayon yung major support nyan. So, within this box. So, pag mabasag yan, baka bumalik sa piso yan. So, we're not, hindi tayo basher, no? So, anything is possible, di ba? From 7 peso, 8 peso, bumalik sa 1 peso. To think na third tell ko yan. So, anything is possible. So, kailangan lang nating gumawa ng plan. Okay? So, ito yung critical part nyan. Ito, dapat mag-hold tong below ng box. So, hopefully, hindi na mag-breakdown dyan. And if ever, kagaya ko nga, sabi ko sa inyo, kung meron na kayo nyan, kung gusto nyo mag-add, mag-add kayo every breakout ng mga linyang yan. Yan. Sa mga trader naman, every line na abutin nyan, you can sell some. Okay? So, battle lang naman to ng mga trader tsaka investor pagdating kay dito. Okay? ATN. Positive ako dito sa ano ba to? Positive ako kay ATN. So, it's a good company, good opportunity, mataas yung upside. Like this one is 28% and another 51%. So, mataas yung upside natin compare sa downside natin, which is dito syempre equal lang yan, but on the other side medyo 1 is to 2 tayo. Okay, now para sa akin naman, kung wala pa kayong ATN, try nyong makakuha within this range yan. Try nyong makakuha within this range. So kung may makuha kayo dito, try to hold it. Tapos ito na yung immediate TP natin, 0.73 and 87. So, wag lang mainip. Sabi nga nila, mainip talo. So, then, ang cut loss nyo naman, kung trader kayo, saan ba yun? Yun. So, pag bumalik siya sa around 49.49, ito, sa baba nitong, pag bumaba siya dyan, cut loss na kayo dyan, exit. If naman mag-break, add. Or you can buy. Ganyan lang. Okay? In between, maghintay lang kayo. Pero kung may balak kayo mag-ipon, sikapin nyo makakuha dito within this box. Okay? Okay, next. Meg. Okay. So, si Meg, currently gumagawa siya ng support dyan. This box na ginawa natin. So,
So hopefully i-break niya to. Para sa akin personally, gusto ko sana kay Meg i-break niya to muna ng 283 level. Ito. So for me personally, hindi ko muna siya papasukin personally. Ah. Kahit na maganda yung support, dito na ako papasok kung ako sa 283. Dito kung gusto niyo, pwede rin, pero ano lang muna. Maliit na posisyon, buy lang kayo ng posisyon. So kung mabasag 'yan, mag-breakdown. So exit, 'di ba? Tapos pag nakapag-ipon din kayo dito, kung gusto niyo, maliit lang na posisyon, ipon-ipon, pag nag-breakout, add. Ganyan lang tayo, 'di ba? We add, so winners, we cut the losers. So dito yung cut natin, if ever. Okay? So upside nyo, maganda rin naman kung makakuha kayo dito, meron kang 22%. Sabi ko nga mas gusto ko sana dito siya. Kahit 12% lang, okay lang. At least medyo safe tayo, 'di ba? Kasi ngayon ang nangyayari is ito yung low, ito yung high, ito yung low. So gusto na natin umangat yan dyan, tapos mag-create ng new high. 'Di ba? So ito yung indication ng isang uptrend or change of trend. So kaya naghihintay tayo ng breakout. Okay? Baita. Si Baita merong bulong-bulungan na parang may bibili yata dito. Hindi ko lang sure, pero gusto ko yung ginagawa ni Baita, no? Nag-range siya diyan. So good. Try to get Baita sa range na to. Yan, yung range na yan. Try nyo makakuha dyan. And then, ang immediate TP natin is 1 peso, 1.06 and 128. That is equivalent to, let's see here, 24% and 50%. Not bad. So, try nyo makakuha dyan sa within this box. Okay? Next, SSP. Si Emicon. Kasi ano to eh. Ang maganda lang sa kanya, no? Kahit nagkaroon ng virus, ito kasi is from January. Lagyan natin na January yan. Nag-break down siya sa support ng March. Imagine nyo, yung binabalang niya from the current, no, kasi ito, December to, talagang pa-down naman talaga to. Pero hindi siya bumagsak talaga ng todo, no? Karoon lang ng around 30%. So, nag-recover. So, ang maganda ngayon kay SSP is doing a side. So, itong malaking box na to. Yan. Yan. Okay? Pero kasi, pwede niyang gayahin ito. So, medyo ingat-ingat lang tayo, no? Now, upside mo kay nasa 50-50 ka kasi ganyan kay SSP, no? So, as long na si SSP mag-hold tong 110, tong 110 level, we are okay. Ito, tong linyang yan. So, as long na nag-hold yung 110 na presyo, still good pa tayo kay anong tawag dito? SSP. So, ang ayaw ko lang kasi itong malaking wick na yan. Yan. Kung makakumuha kayo, ang possible TP nyo is 154, which is 26%. And this, around 40%. Pero kasi yung risk nyo rin, pag nabasag to, malaki. Yan o. So, medyo ingat lang tayo, no?
So, para sa atin, as long na nag-hold tong 110, we are still okay. So, bantayan nyo lang yan. At, isa pa, ang maganda lang ngayon sa kanya, sana ulitin niya itong nangyari dito. Yan. Ayan ba ito? Ayaw. So, sana ulitin niya itong nangyari dyan. Tapos, gumawa rin siya ng box before mag-rally ulit. So, it create ito yung high. Ito yung low. High. Low. High. So, hopefully gumawa ng low. Hindi mabasag. Then, gumawa uli ng bagong. Okay? So, yun. Yun lang, personally. Pero pag na-break tong 110, ala. All ads na yan. Okay? Next, IDC. So, syempre, down yung mga property, lalo na yung mga condo business natin. So, mga construction, nag-stop. No? Ang maganda lang sa property ngayon, kung mga office building ka, yung ano, yung type of business nila, medyo maganda kasi magre-resume na yung work niyan. Pero pag residential yung or development, medyo mahihirapan sila sa sales ngayon, di ba? Kasi magtitipid mga tao. Walang masyadong bibili ng condo or something. So, anyway, technically, so, currently nasa support. So, gusto natin mag-stay lang siya dyan at hindi mabasag. When, kung mabasag yan, ito, itong box na yan, ito, itong linyang yan. Pag nabasag yan, exit all your position na. Okay? Para sa akin. Now, if mag-breakout naman siya dito, pwede kang mag-add. Okay? Pag nag-breakout, add, breakdown, cut. Ito, breakdown, you cut, you breakout, you add. Kung meron na kayo. Ngayon, kung wala pa, pwede kayong mag, ano, test buy dyan. Pero ito yung critical na resistance natin, 257. Ito, ito. Ayan. So, ito yung gustong-gusto ko sanang mabreak ni IDC. Okay? Para maganda yung galaw. So, pag nabreak niya yan, meron kang 26% sa next TP natin, which is 324. Ang may ano naman dito, kung bumili ka na dito sa support, pwede rin, pero paunti-unti lang muna. Then, immediate tipin natin, 19%. Still, a good trade, no? Yan. So, hopefully, mag-materialize yan. Okay? And also, kung if you would notice, patay yung volume natin dito. Wala, walang volume. Biglang, boom. So, it tells you something, no? May nagaganap. May naglalaro talaga dyan. Okay. Next, nickel. So, hopefully, tumaas yung demand sa nickel natin, no? Yung ginagamit ito sa mga electric car tsaka something. Ang pwede, so currently nasa support, so may upside ka na magandang ganda naman, 20%, ito, yan, which is 2.8, so around 2 peso, 2.08, yan, then next is 2.38. So currently, maganda yung risk reward natin dyan, maliit lang yung risk, mataas yung reward, di ba? If ever. So, kung gusto nyo, pwede kayong, ano, mag-accumulate ng paunti-unti, huwag niyong biglain, di ba? So, within this box, ipon kayo dyan. Ipon-ipon, tapos dito niyo benta. Okay? So, I think may magandang business din to eh, no? Sana maging okay na. Yung counterpart nito si, anong tawag dito? FNI, mas maganda yung ginalaw kesa sa nickel. So, yan. Mag-ipong kayo dyan. Tapos, dito kayo magbenta sa 208, which is, ulitin natin, around 22-23%. Ipon-ipon lang. Maganda, ang maganda lang kasi sa nickel din is yung volume niya, no? Maganda. Consistent. Talaga may naglalaro dyan. Buhay. Next, proof.
So technically, maganda si Prut. Ang ano lang, maganda rin yung business, may online na rin, no? Siyempre, pagkain din yan. So, yun, ginuhita na natin yung mga possible scenario. So, ang major, siyempre, gusto nating i-break ni Prut is 160. Ang major support is 129. So, as long nag-hold itong 129 na yan, we are still okay. Pero pag nagkaroon ng breakdown dyan, ayaw ko na. Okay? Now, you can start accumulating. Yan, sa box na yan. Ipunipong kayo sa box na to. Tapos, ito yung major, yung 160. Ito yung gusto nating i-break sana ni, anong tawag dito? Ni Prut. So, itong 160 level. Pag nag-breakout siya dyan, yun na, 183 na yung pinaka, para sa akin na, major resistance yan. So, pag itong 183 na break pa rin, we can expect na, ano ba to? Ayaw. Baka bumalik siya sa 246, around 245 level. Yan. Okay? So, pwede kayo, Prut, maganda. Maganda yung business. Diba? Nag-expand. Marami din silang biniling ibang business. Tapos, may online na rin. So, good business ito. Ito is a matter of kailan ka magbibenta. Yun na lang. Pero, as long nag-hold tong 129, okay tayo dyan. Okay? MBT. MBT, maganda itong bangko na to, no, para sa akin. Maganda yung upside, mataas actually. So imagine nyo, 37 yung, no, 39 yung current price. Tingnan natin. Book value nyo 67. Imagine niyo, kalahati 50% bargain, no? So yeah, kung kaya nyo na maghintay, yun ang ano dito, dapat patience kayo, lalo na sa mga bangko or blues. Mag-accumulate kayo dyan. Yan. Dyan ang bilihan dyan, ha? Above this box, wag na muna. Tapos, ito yung resistance natin. Una, immediate natin is 42. But, pag nag-break yung 42 na yan, dito na yung next natin, which is around 51, which is 21%. And at 57, next TP natin is 36%. Kung gusto nyo mag-ipon, pwede rin. Tingnan natin yung earnings. Maganda yung earnings nyo. Although negative siya, pero 6.31 billion pa rin. Negative. First quarter to ng 2020. So, expect natin na talagang negative yan, no? First quarter. But, tingnan natin yung dati niya. Ayun, positive siya. Third quarter earnings. 41%. Diba? So, para sa atin, okay yan. Okay? So, iipon-ipon lang kayo dyan. 10. Okay, sa 10, maganda yung recovery kasi nga, almost karamihan nag-work from home. Diba? So, nagkaroon ng demand sa internet and sa connectivity. So, nagkaroon ng magandang bounce. Imagine niyo talagang downtrend na to, eh. Yan. Lalang natin, 2020 January. Yan. Imagine niyo yan. This is, yan ah. This is, what? 2014. Mula 2014, nag-down na yan. Mula nung nag-break dito. Which is, ito. Ito yung break. Breakdown yan. Mula noon, downtrend na talaga yan. That is around 2,000, 3,000 peso. So, nagkaroon siya ng maganda recovery lang kasi dito. So, ngayon, nagkakaroon na ng box. So, ang immediate resistance natin sa TEL is 1,446. Yan. Dito. That is around
11% from the current price. So kung nakakuha sana kayo sa below 1,000 or 1,000 pwede. Pero para sa akin, medyo mahal na to, no? 1,200 na stock price. Medyo mataas. Ilang shares lang yung mabibili mo dyan, di ba? Mas maganda yata kung bumili tayo ng below 10 peso na stock. Mas marami tayong mabibili. Anyway, kung may funds kayo, yan. Kuha kayo dyan. Tapos dibenta nyo or accumulate kayo. Pero kung gusto nyo talaga to, personally, hintayin nyo bumalik dito sa presyo na yan. Yan. Hintayin nyo sa around 1112 level. Yan. Okay? Pag pumasok na si dito talaga, doon natin malalaman kung anong epekto sa kanila, no? But for now, tingnan natin. Kasi maganda lang dito, nag-break yung trend. So, hintayin yung bumalik dito. Hintayin yung mag-retrace. Meaning, hintayin yung bumalik dyan sa box. Mas maganda sana kung bumalik siya dyan, dyan kayo kumuha. Para maganda yung reward nyo. Instead na 11, nagkaka 20, or almost 20% reward. Yan. Okay? Aba. Ito, mara. Ito yung favorite to ng mga ano, kasi ang lakas, ang laki magbigay ng dividend, no? Almost 10%. Dito, 10% to eh, no? 0.10 cents. Now, yung last dividend, hindi pa nila binibigay yung dividend nila sa ano daw. Naglabas to ng news eh. Pag operational na uli sila. Anyway, ang maganda kay ABA, gumagawa siya ng support ngayon. Yun. So, kung gusto nyo kay ABA, ipon-ipon lang kayo dyan, kuha-kuha kayo, tapos cut loss nyo is around 55 cents. So, pag bumalik ng 55 cents yan, exit na kayo. So, dito, around 55. Ito yung cut loss. So, maganda yung potential nito. Pero kung hindi kayo mainip, pwede. Hintayin nyo na lang magbigay uli ng dividend tong si ABA. Or kung, sabi ko nga, kung hindi kayo mainip, pwede kayong mag-accumulate dyan. Yan. Huwag lang mabasag tong 55. Pag nabasag yung 55, exit na kayo dyan. Pero as long nag-hold dyan, pwede kayong mag-ipon. Ipon lang. Tapos, maganda yung ano, yung reward. Okay? So, ang pinaka resistance na nakikita ko dyan, itong 81 cents. So, that is from the current price, that is around 40%. So, hopefully within this year, abutan pa niya yan, no? So, yun. Ulitin ko lang, around 55 yung cut. Ipon-ipon lang kayo dyan. Okay? Huwag kayong mainip. Next. Ano ba? Sinaw. Sinaw at saka si Dito, almost pareho sila ng galaw, no? Ginagaya ni Now si Dito. Tingnan nyo yan, ha? Wait. Huwag na nga. So, balikan natin si Dito. Dito. Kita nyo to. Diba? Straight, tapos bumaba. Ba ganyan. Tingnan natin si Now. See? Same. Ngayon, gusto niyang i-break itong 2 peso level. So, para sa atin, ang sana sumampat tong si Now ng 196 level. Gusto natin sumampa yan sa 196. Anong ibig sabihin? Gusto natin dyan, pagsampa niya, ano ba yun ba? Yun. Pagsampa niya dyan, mas maganda sana kung mag-sideways muna bago umangat. Diba? Ulitin ko, ayaw natin yung mga sudden spike na malalaking kandila. Pag kasi masyadong malaking kandila, bound agad dyan for correction.
Kaya gusto natin smooth lang yung galaw. Parang itong nangyayari dito. Pansin nyo to, maliliit. Pero maganda yung galaw niya. So gusto natin ganyan. But anyway, so ang nakikita nating TP sa now is 229. So kung sa current price, kung mag-EOD kayo, pwede yan. Sa 19% na tayo dyan. Pero para sa atin, gusto natin i-break muna niya yung 196 para mas maganda yung galaw niya. Okay? So, iba-iba yung nakikita ng mga tao dyan. Yung iba, nakakakita daw ng cup and handle. Yung iba naman, parang anong tawag dito? Inverted. Diba? So, tingnan natin. Pero, para sa atin, yan. Ang ayoko lang ngayon sa nakikita ko sa now is nagkaroon siya ng nag-gap up siya eh. So, usually kasi talaga, binabalikan ng gap. Hindi man immediately, babalikan yan in the coming weeks, minsan months. Tignan nyo dito. I-gap tayo, diba? Binalikan niya dito yan. That is September ng 20... Ano ba to? Tignan nyo, binalikan niya dito. So, ayoko nang medyo may mga gap eh. So, pero meron naman ano, mga stock na hindi na talaga bumabalik. Pero, ano lang tayo? Be cautious lang dito sa gap na yan. Baka nga, gawin yan is bumalik muna dito, i-fill muna yan eh. Tapos, break. Mas maganda kung balikan niya to, isara niya muna yung gap bago siya mag-break ulit. Yan, maganda yon. Okay? So, ulitin ko lang, itong si Now, mini-mirror niya si dito. Yan o. Oh. Diba? Okay? Euro. Ito, speculative to. Nangyayari kasi dito is dahil nga sa COVID, pag nagkaroon na ng vaccine dyan, maaaring yung mga medical, laboratory, company na yan, sila yung mag ano, karoon ng supply, di ba? So anyway, ang maganda lang kay Euro ngayon is on the side. Ang pangit lang, ang ayaw ko lang sa kanya is itong mga weak na yan. Tignan nyo yan, malalaki. Usually, pag ganyan, no, bumababa siya eh, no? Yan. Yan, oh. Ito, bumaba. Tapos, nag-side. Ito, nag-side. Yan. Ang maganda lang naman sa kanya, pag umangat, talaga mataas, tapos, binabaksak. Okay. So, kung gusto nyo kay Euro, kuha lang kayo dyan, within this box, itong range na yan, 298, let's say 3 peso all the way sa 266 or 265. Yan ang bilihan dyan. Tapos pag hindi na nag-hold to, cut loss nyo to. Rounds 260, cut loss. So, hopefully mag-hold siya dyan. Tapos, pero kung ako, tatanungin nyo, i-break niya muna tong 289 or 290. Magkaroon muna ng kandila dyan. Sana, yan. Pag nagkaroon ng kandila dyan, maaari. Baaring maganda yung galaw. Tapos, maliit na kandila lang. Ayaw natin makakita ng malaking kandila. Ayaw natin yan. Gusto natin yung maliliit lang na kandilang ganyan. Yan. Para healthy siya. Okay? So, may play pa rin to, no? As long as na may virus issue. Buhay pa rin tong euro na to. So, I might be wrong, no? Pag nangyari yon, ito, meron kang 40% dito, meron kang 29%. Okay, pero kasi, pag dito naman, nabasag yan, kung hindi ka agad mag-cut, ito yan, 18%. Or, bumalik dito uli, 37%. So, yun. Kita nyo yan. Okay? As long na may cut loss kayo, okay pa rin.
DMC. Ay, sir. Ano yung mga... Ito kasi naapektuhan din to nung nagkaroon ng Lindol, di ba? So, merong medyo gumuho yung isang development nila, yung housing. So, yun. Ngayon, makikita nyo yan. Ang maganda lang sa DMC, gusto ko tong itong mga to, gusto ko itong mga galaw na ganyan yan. So, bibili kayo sa breakout. Hintayin nyo magkaroon ng breakout dyan. Okay? O kaya, hintayin nyo mag-close yung next candle na positive. Yan. Itong kayo pumasok. Kasi, ito yung low, ito yung high, ito yung low. So, gusto natin gumawa ng high dito yan. Which is, ang TP natin is around 5 pesos. So, that is equivalent to, ano ba to? 20%? 21%. Okay? Cut loss nyo dyan pag nabasag itong 382. Ay, sorry. 392. Okay? Dito lang. Ito. So, as long na nag-hold itong 392, okay pa tayo kay DMC. Okay? Tags. So, logistic, no? Down talaga to eh. Noon pa eh, no? Haba. Yan. So, kung gusto nyo talaga, pwede naman. Pero sa akin, gusto ko sana mabreak mo na tong trend line na yan. Yung trend na yan. Diba? Oh, but anyway. So, maganda sa kanya. Yun. So, hopefully, i-break niya yung box na yan. Pag na-break niya yan, ang immediate resistance natin is 1.03, which is around 15%. Not bad, di ba? Pero ang strong resistance talaga niyan is 1.18, which is 30%. Okay? As long nag-hold tong box na to, pwede. Pero pag nagkaroon ng breakdown, exit. Okay? Pag nagkaroon ng breakdown, exit. Affected tong MAC na to eh. Kasi, anong tawag dito? Dahil sa sarado yung mga airport airlines. From the low, 25%. Diba? Kung gusto nyo kay MAC, ako, nakita nyo naman yung post ko, nag-cut ako dito kay MAC. Napakat tayo dito. Pambihira. Kailan ba ako nag-cut? Dito yata ako nag-cut eh. Ito yata, itong kandilang to. Hindi ako nagkakamali. Dyan. Tapos sumangat, di ba? So, okay lang naman. It's a good trade. So, gusto natin kay Mac. Yan, yung box na yan. Maglaro lang siya dyan. Yan. Para sa akin, papasok na lang ako dito pag nagkaroon ng breakout. Kasi, medyo down yung business nila eh. No? Tingnan natin. Ito yung earnings ng 2019. Positive sila. Pero yung first quarter ng 2020, yun ang hinihintay natin. Malamang negative yun. Dahil nga down yung business natin. Eh, business natin. Business nila, no? But good thing is... Ayan, ba ito? Eh, volume. May tao. Mula Feb. Ayan. Yun. So, ulitin ko lang. Accumulate lang kayo dyan. Tapos, TP natin is 786. That is around, let's say, nakakuha ka dito 50%. Or, the next one is 935, which is around 85%. Yan. Ipon-ipon lang kayo dyan. Okay? Tapos, yun. Patience lang. Huwag mainip. Pero, pag nag-recover naman yung airlines business, yung airport, masasabay naman to. Okay? So, ano ba? CHP. Okay. Ito nung CHP na to. Ang bihira. Grabe yung mga nag-IPO dito.
from 12 all the way to 1 peso. Diba? Anyway, trade na lang natin siya ngayon. Hayaan na natin yung mga nakalipas. So, immediate resistance natin is 133 and followed by 161. That is equivalent to 20% and 45%. So, kuha lang kayo within this box. Kuha lang kayo dyan. Okay? Paunti-unti lang, huwag nyong biglain. Accumulate lang kayo. Paunti-unti. Tapos, yun yung mga possible TP natin. 133 and 161. Okay? Tingin ko lang kay CHP is babalik pa siya dyan. Tapos, bago siya gumana, bago magkaroon ng breakout. Tingin ko lang, gaganyan pa yan. Okay? So, may time pa para mag-ipon ng shares. Okay? DNL. Okay, DNL. Pwede. As long mag-hold tong 5 peso, 5.05, yan, ito. Pag nag-hold yan, okay pa tayo dyan. Pag nag-breakdown, exit. Okay? Kasi, ito na yung low, ito yung high, ito yung low, ito yung high, ito yung low mo ngayon. So, dapat yung mga magkakaroon tayo ng pagtaas, di ba? So, pero kung gusto nyo ito or kung wala pa kayo, hintayin nyo yung breakout sa 569. Yan. Pag nagkaroon ng breakout dyan, ayan, pwede kayong pumasok dyan. Ngayon, kung meron na kayo nito, bumili kayo, bantayan nyo tong 505 level. Pag yan nabasag, exit na kayo. Okay? Tapos, kung sa breakout ka naman bumili, meron kang 19%. At ang major natin na resistance is 823, which is around 44%. Yan lang. Okay? Next. Yan na. Axelum. So, ginamitan na natin yan, no? Ito yung major support. Ito yung gap. Ayan, no? Gusto natin, personally, ha, gusto ko nga, bumalik muna siya dyan, eh. Pill niya yung gap. Tapos, pagka-pill niya, tsaka siya bumalik dito. Para maganda yung reward, which is 14%. Kasi kung dito ka kumuha, meron ka na lang at least 5% na upside. Tapos dito, 7%. Diba? Hindi maganda yung risk reward natin. Kaya gusto natin sana, bumalik siya dito, ipill niya yung gap, tapos mag-bounce. But anyway, kung talagang malakas yan, di ba? Wala naman nakakalam. Pag nagkaroon ng breakout dito yan, 352 ang major resistance na nakikita natin. Okay? So, hindi lang yon. So, pag na-break naman yung 352, sa 409 na yung next possible TP. Ito yung mga TP natin. For, sabi ko nga, technically, gusto ko sana kay Axelum is bumalik sa baba. Okay? Bumalik sa baba. Tapos, mag-bounce doon. Para maganda. Patience dapat. Huwag tayong mainip. STI. Si STI, super bargain nito, no? Medyo nagkaroon lang problema. Super, super bargain. Anyway, interestingly, maganda yung volume ni STI. Pero, nagbebenta kasi dito si Maybank eh. Mula dito. Kung di ako nagkakamali ah. Ito, itong mga lalaking volume na to. Si Maybank, bentahan na dyan. Yan. Pero interesting yung closing price niya nung Friday. Diba? Nag-doji. So, maganda.
So, pwede. Test buy lang, ha. Test buy lang muna kayo dyan. Yan. Ipon-ipon kayo dyan. Pag na-break yung box, exit na kayo. So, pag nag-breakdown, exit. Now, yung possible na reward natin is 40% sa 0.3955. And another one is 50%, which is 0.53. So, hintayin muna natin mag-settle yung DAS. Or kung gusto nyo nang mag-ipon, unti-unti lang muna kasi baka magtumuloy eh. Baka mag-breakdown. So, alalayin nyo lang. Ipon pa unti-unti. Huwag mainip. Tapos, yan, yung mga possible TP natin. Okay? Ano pa ba? Tingin ko kasi ano eh. Magiging affected din yung mga school dahil sa enrollment, baka ma-delay. Maganda dito sa STI kung magkaroon sila ng online education sana, no? Magiging magandang catalyst para sa STI yun, if ever. TBGI, tower play, di ba? So, speculative, sinasabi na tingin ko nakipag-tie up yata si dito. I'm not sure, ha? But anyway, maganda yung candle structure niya. Gusto ko siya. But for me, mas hintayin ko na siyang mag-break sa 0.21. Yan. Para mas malakas, maganda. Kasi baka mauntog siya dyan eh. So, ang liit lang ng upside ko. Kung sakaling kumuha ko dyan, 5%. Sa market ngayon, pwede na rin, di ba? Basta may volume ka. Pero, ba't di na lang tayo dun sa medyo safe? So, kung sa 0.21 ka kumuha at nag-stay siya dun, mayroon ka 19%, di ba? Compared sa 5%. Ngayon, kung gusto nyo talaga, pwede rin naman, ipon-ipon kayo sa box na yan. Yan. Within this box, ipon lang kayo. Tapos, ano pa? Yan. Within this box, ipon kayo. So, tignan nyo na lang kung breakdown dyan, exit na. Okay? Web. So, si Web bumalik, no? Yung mula January price. Ito nga, nagsisideways siya dati dyan eh. That is mula January 2019. Nagsideways siya all the way to December. 1 year, ganyan lang. Tapos, bumaksak. Sana mag-open na yung mga businesses nila, no, para makarecover to. Pero maganda lang sa kanya. Tingin ko lang, may nag-iipon eh. Para pagkalip ng ECQ, diba? At mag-operationalize na uli, nakapondo na sila. Tingin ko may nag-iipon dito eh. So, kung gusto nyo talaga ng web, yan, dito kayo kumuha. Yan, sa box na yan. Diyan lang kayo kumuha. Anything below, pag nag-break, exit. Ipon kayo dyan sa box na yan. So, pag nakaipon kayo dyan, unang TP nyo ito, 18%, di ba? Eh, sorry, 19. Tapos, 84%. Yun. Pag nag-operationalize na yan. Okay? Bloom din. Same. So, ipon lang kayo dito. Yan. As long na nasa box. Tapos, pag nag-breakdown, exit. Breakout, add position. Ganyan lang yan. Okay? So, upside nyo is 21%, which is 698, and 832, which is 44%. Yan, maganda, magaganda yung upside. Gusto ko yung setup niya, interestingly. Pero kung makakuha kayo dito, syempre mas murang halaga, mas maganda. Okay? Alin pa ba? PLC, same. So, hintayin natin. Ito, mataas tong upside. Gusto ko tong setup ng PLC. Yan, kuha lang kayo sa box na yan. Ganda ng reward nyo.
wag lang tayo mainip. Okay, so first is 0.43, then 0.62, that is around 99% if ever, no? So medyo interesting yung setup niya. IRC. Oh, so sa IRC naman, ano ba? Although malapit na kasi siya sa initial TP natin na 0.96, that is around still 9%, no? Kung gusto nyo, pwede kayong mag-ipon nito dyan sa box na yan. Ipon lang kayo dyan. So, ipon kayo sa box na yan. So, mas maganda kung makakuha kayo lower. Tapos, ipon-ipon lang. So, pag natuloy na uli, maganda kasi ang future nito, no? Tuloy naman na yung project na pirma na ng Makati government ni Mayor Binay. So, ano na lang to eh. It's a matter of time. Pero medyo matagal nga lang yung hintayan kasi nga i-construct pa yung anong tawag dito? Yung train, no? Yung subtrain. So, magkakaroon ng time. Pero magkakaroon ng paggalaw to, for sure. So, hintayin lang natin. Isang magandang news lang dito, aangat ulit to, no? So, ang next natin is 125. So, as long na makakuha kayo within this box, okay pa tayo dyan. Okay? Tapos, pag nag-breakdown, kung trader kayo, exit na. Ngayon, kung investor kayo, paunti-unti muna yung kuha. Okay? Maganda ang mataas ang upside nitong IRC. Lalo na pag operational na yung subway. Sima. Ma. Yun. So, interestingly, gusto natin kay Ma is mag-consolidate siya dito sa taas, sa box na yan, ganyan-ganyan, para maganda yung breakout. Yun. Pag naman nag-breakdown sa box, exit. Let's say, mag-breakdown dito na lang. Yan. Pag nag-breakdown, exit or cut. Okay. Ngayon, kung just to be safe, kung gusto nyo, sa breakout kayo pumili. Okay. Yun. So, interesting yung closing candle niya noong Friday. Diba? So, tingnan natin. Tingnan natin this coming week. Pero gusto natin, ito ko lang gusto natin is mag-side. Sana mag-side muna siya. Kahit mga ilang araw lang. Okay? Tapos, breakdown. Sa box, exit. Pero tingin ko may play to eh. Kasi lalaki ng volume nito eh. At saka pag mga to, sobra taas. Oh, yan. Sana magkaroon siya ng post days. Yun ang gusto natin makita sa kanya. Mag-sideways muna siya ng 1 to 2 days. Tapos, breakout Wednesday, no? Ang ganda. Pero pag nag-breakdown, exit na. Okay? Maganda ang taas ang upside nito. Ano ba? 3.30 nakikita kong TP dito. Una, 3.30. Yan. Ang next is 3.88. Kita kong possible TP. So, from the current price, if ever, kung kumuha kayo, meron tayong around 19% and around 40%. Ang risk nyo naman is maliit lang, basta sa below box.
let's say 9% risk, around 19 to 40% reward. Okay? Basta karoon lang kayo ng cut loss point, okay lang kayo dyan. Okay? Maraming player tong si Ma. Maraming naglalaro dyan. Grabe yung volume yan. Oh, 19 million nung Friday. Ito, 100M to eh. Ito rin eh, mga 100M to. Ito, umabot yata ito ng almost 200M. Yung dalawang to. Okay? Green. Interesting tong si Green, no? Ang gusto ko sana kay Green, magpahinga muna, mag-side. Para may buwelo, di ba? Pero kung tutuloy yan, ang immediate nyo na resistance is 146. Yan, 146. Which is, meron na lang tayong room of at least 12%. So, kaya gusto natin mag-sideways muna para malakas yung buwelo. Okay. Ngayon, kung gusto nyo, basta as long na nag-hold itong 1-to-1, okay pa tayo. Ito. Yan. Anything below, exit or cut. Yan. Okay? May green. So, 12%, then another 38%. PLL. Gusto ko tong setup ni BLL. Bistalan. So, huwag lang tayong mainip. I like the setup. Yun. So, medyo tight lang yung mga resistance niya, no? Almost 50 cents difference. So, first resistance is ito, 7. 18. 28. At yung last is 41. Cut loss point below the box. Wag mismong sa box below, okay? They are good. Gusto ko yung setup niya. FLI. Magandang business to. Gusto ko rin yung setup niya. I suggest kumuha kayo within this box. Yan. Kuha lang kayo dyan. Tapos, initial TP nyo is 117 and 140. Mataas yung upside natin dyan. Meron kang 23% and 24%. So, gusto natin itong FLI. Kuha lang kayo dyan. Basta magkaroon lang kayo ng cut loss below this box. Then, you're all good. Okay? Try to get as low as possible within the box. Tapos, eto na yan. Good reward. Alin pa? Home. Si Home din, maganda yung ano. Para sa akin, maganda yung reward. So, ang nakikita ko talagang resistance dyan is 923, which is around 50%, 49%. So, kung makakuha tayo within this box, mas maganda. No? Friday, maganda yung closing. So, kuha lang tayo dyan within this. So, cut loss natin below the box. Okay? Next. Wilcon sale. Okay, home. Immediate resistance natin is 15 peso. So, gusto natin mag-break yan. So, personally, kung ako tatanungin, hintayin ko muna mag-break itong 15 peso. Okay? Tinrade ko rin itong si Wilcon. Kinuha ko siya dito. Tapos, binenta ko siya dyan. Percent yata ako dito. Yan, tama. Yan. Ito. Tinrade ko siya dyan. So, binintahan ko siya dyan. So, ngayon, naghihintay ako ng breakout. So, hopefully, mag-break itong 15. Then, tingnan natin.
after ng breakout, tingnan natin kung anong gagawin niya. Okay? Pero maganda siya. Sabi ko nga, kuha lang kayo dyan. So, kuha-kuha lang tayo dyan. Tapos, pag nag-breakout sa box, breakdown, exit. Sun. Interesting tong chart ni Sun. Gusto ko rin yung setup niya. Yung structure niya. Gusto ko siya. Same. Yan. Yan lang tayo maglaro. Tapos, bumili. Tapos, ito yung mga possible na TP natin. 12, 25, and 45%. Ang ano natin dito, nagkakaroon, ilan ba volume nito? 4M. Pwede. So, kuha lang kayo dyan within this box. Mas maganda sana kung makakuha kayo below 120. Dito, around this, kung makakuha kayo dito, kung bumalik sana siya dyan, yan, kuha kayo dyan, tapos cut loss kayo below dito, para mas mataas yung reward. Pero maganda yung structure niya, so, wait nyo lang. Alco. Same, mga setup na ganito, gusto natin. Okay, so, buying range natin within the box, then cut loss break down, so good reward 23 and 50. Okay, PXP, personally wala tong PXP na to eh. Although, nilalaro tong PXP, marami namang magandang stocks. Pero hindi natin sinasabing walang play ito. Nilalaro talaga to. Pero kung gusto nyo talaga, meron kayong yan, no? 490, 12%. Ngayon, pag nag-break out yan, naka, ano kayong 58%. Pero, personally lang ah, ito lang ah, sabi ko nga, baka laruin ko lang to pag yung mga kandila nasa box na yan, yan, pag sumampa, meaning pagka breakout tapos nag sideways, baka ano na siya, pasukan. Pero ngayon sa structure niya, personal ko lang to ah, ayoko siya. Although mura siya, pero para sa akin, ayaw ko siya. Mas maganda yung, ano, although may volume, no? Sana may mahukay sila, no? Kasi nung nakaraan, hangin lang yung nakita, eh. Okay? Yun lang, ha? Personal ko lang yun. Pero kayo, gusto nyo, may 12% pa naman kayong upside. Maganda rin yan, ha? On this market, 12%. Pizza. Ito, nag-cut din tayo kay pizza eh. Nag-cut ako dito eh, pambihira. Tapos binalik. Anyways. Ganda sana ng reward ko, no? So, yun. Tawag dito. Ito yung possible immediate resistance natin, 735. And followed by strong resistance na 9 peso. Okay? So, kung gusto nyo kay pizza, kung wala pa kayo, try to get sa box na yan. If meron naman na kayo, as long na hindi siya bumababa sa box na yan, pwede kayo mag-hold. Okay? Hold lang kayo dyan. Tapos, ito yung possible TP natin. So, pag nag-breakdown naman sa box, you exit. Okay? Ngayon, yun. So, ipon lang kayo dyan sa may box na yan. Buying range. Next, MPI. Ito, bumax
sakto ng todo rin eh. Yun. Regular naman to nagbibigay ng dividend pero mababa lang. For me personally, kung wala pa kayong MPI, kung gusto nyo talaga, sige, bili yan, dyan kayo bumili sa box na yan. Ipon-ipon lang kayo, tapos possible TP nyo is 313 at saka 376. Pero ano po to, ah, hindi to mabilis ang hindi siya mabilis ang galaw, medyo mabigat kasi to eh. 'Di ba? Ayun oh. Book value niya 6 pesos. Okay? Yan. Ipon lang kayo sa box na 'yon. Oh. Yan. Ipon lang tayo sa box. Tapos yan yung mga possible TP nyo. Okay? Ito, ewan ko lang. Kung gusto nyo, hintayin nyo sa 240. Kung gusto nyo talaga. Medyo minimaintain na lang itong presyo ni Golden Brea, eh, no? Itong Haven na to. Minimaintain na lang itong 200-300 plus level nyo, eh. Tingnan nyo, walang volume yan. 100k. Okay? Kung, pero kung gusto nyo, abangan nyo sa 240. Yan. Sa 240 kayo mag-abang. Tapos, benta nyo sa 300-400. Pero maghihintay lang kayo ng matagal. Pero hindi na, personally, hindi na pabababain doon ng 200. Siyempre, i-maintain yung status ni Villar na richest man in the Philippines. Di ba? Yun eh, kung hindi pagsasamahin yung mga asset tsaka wealth ng C family. Pero kung individually, mas mayaman si Villar ngayon. So, I think hindi na hayaang bumaba yan. Okay? EEI, so down yung mga, sorry. EEI, so down yung mga construction. Pag nag-resume naman yan, ibabalik sila sa dati. So, if you can, kung gusto nyo, accumulate kayo sa current price within this range. Yan. Tapos, immediate natin na resistance is 597 or ang tawag dito? $6. And 793. Wag lang kayong mainip. So, dalawang beses, oh. Dividend ng April 28, 20 cents, and another 20 cents sa September. Kumita ba to? Kumita to ng 2019, oh. 1.16 billion. 100%. Kumita naman sila. Medyo na-delay lang yung mga activity nila this year dahil sa virus, so yung construction na tigil. Okay, pero pag nag-resume naman niya, balik na sa dati yan. So, para sa akin lang naman, okay pa rin naman tong EEI. So, basta mag-accumulate lang kayo dyan. Tsaka huwag kayong mainip. Yun lang, di ba? Kasi maganda yung volume. And last, MY. Same kay EEI. So, ipon-ipon tayo. Kung kaya nyo, kuha lang kayo dito sa baba. Yan, yan lang. Huwag. Diyan kayo mag-ipon. Tapos, ang positive na upside natin is 10 peso, which is 54%. And another 12 peso, which is 90%. Yan, diyan kayo mag-ipon. Ipon-ipon lang, huwag mainip. Tapos, eventually, magiging ano lang. Pag bumalik na sa dati, sa normal yung construction industry, business, yun, babalik sa dati yung mga yan. Okay? So, yun, maraming salamat sa inyo. Hopefully, makagawa ulit tayo ng video soon. Magandang trade this coming week sa ating lahat. And, yep, God bless.